guys! Welcome or welcome back to my YouTube channel. So for today's video, as you can see on the title, ikukwento ko sa inyo kung paano nga ba ako nakabawas ng 11 kilogram in just 1 month. So, ayun guys, kung gusto nyong malaman kung ano yung mga ginawa ko, experience ko, yung mga kinain ko and everything, panoorin nyo lang tong video na to at ayun, huwag kayong mag-i-skip. Hindi ko na patatagalin tong intro na to, so let's get started. Dati kasi naman guys, hindi naman talaga ako ganun kataba. Hindi naman talaga ako tabain dati guys. Maglalagay ako ng mga pictures dyan para malaman nyo din na totoo yung mga sinasabi ko. And ayun, hindi talaga ako ganun kataba. Malakas ako kumain. Masasabi kong malakas talaga akong kumain. Pero hindi ako tabain talaga nun. Masasabi ko talaga na hindi talaga ako tabain dati. Nag-start lang yun talaga guys sa alam ko. Nag-start yun nung nagka-menstruation na talaga ako. And kasi syempre nagbabago yung ano ng katawan mo, yung pagkain mo, ganun. Parang, basta parang ano, bumagal yung metabolism ko dati. Parang nung nagka-start akong magkaroon, ano talaga siya. Basta alam mo nyo naman guys, nagigets nyo naman siguro yung point ko. Ayun na, nung nag-grade 7 ako, kasi dati doon ako nakatira sa province. So, yung mama ko, kinuha niya ako dito sa Manila. And dito ako nag-grade 7, hanggang ngayon dito ako nag-aaral. So, ayun, nung nag-grade 7 ako, syempre madaming pagkain. Pag dito nandito ka sa Manila, madami talagang pagkain. Nung nag-grade 7 ako guys, doon ako lumolobo guys, kahit konti lang yung kainin ko, ano tumataba talaga ako, ewan ko kung bakit. Dati naman kasi diba guys, hindi naman talaga ako tabain kahit ang lakas-lakas ko kumain. So ayun, ang laki-laki ko na, ganyan, lumolobo na ako pero wala akong pakialam sa sarili ko kasi isip bata nga naman ako. Isip bata pa ako nun guys, yung mindset ko, wala, dapat masaya ka lang, ganun, go with the flow ka lang, dapat. Nung nag-grade 8 na ako, may nagsasabi na sa akin na ang baboy mo, ganyan, ang taba mo. Parang, ano ba pakailan mo? Wala akong pakailan sa kanila dati guys. Sasabihan ko pa nga sila na hanapin mo pa kayo, ganon. Kasi syempre, wala ka naman talaga pakialam sa kanila kasi gusto mo lang maging masaya, gusto mo nakakain mo, gusto mo. Sasabi ko nga nun, at least ako busog, eh ikaw busog ka ba? Ganun yung sinasabi ko dati guys. So na grade 9 ako, doon medyo conscious na ako sa sarili ko nun. Pero, di pa rin ako nagbabawas ng kain ko, ganun pa din, kakain pa rin ako ng madami. Alam nyo ba guys, yung dati nung high school ako, kaya kong kumain ng isang kalderong kanin lalo na pagpagod ako, galing akong school. Kayang-kaya ko talaga guys, kahit onti lang yung kinakain ko. Hindi ko nga alam kung bakit nagagawa ko. Ay, minaisip ko siya ngayon. Sabi ko, kaya ko ba talaga yun? Kasi, ginawa ko ba talaga yun? Pero oo, ginawa ko talaga siya nun guys. Nung nag-grade 9 na ako, may isa kong kaibigan na medyo chubby-chubby din siya. Hi, babe, Shimila. Pero sexy na siya ngayon. Sobrang sexy na siya ngayon. Kaya na-motivate din ako na magpapayat talaga. Kasi, nakaya niya. So, ibig sabihin, kaya ko din. Ganon. Lagi niya ako minomotivate na, babe, magpapayat ka na. Ganon. Para, di ba, sexy ka na. Gusto mo, makapagsuot ka ng sleeveless. Katulad na ito, nakakapagsuot na ako. And, yung time na yon chubby-chubby pa rin siya nun, guys. Pareho kami, ganun. Di ko alam kung ano yung weight niya dati. Then, nag-recommend siya sa akin na mag-exercise daw ako, mag-workout daw ako, ganun. Tapos, nagsisend siya sa akin ng mga picture na may abs siya, may abs siya. Tapos, ako, nagsisend din ako sa kanya ng picture dati na, na flat yung chan ko, ganun. Kasi, nag-workout din ako nun, nag-exercise din ako nun. Tapos, yung time na medyo tinamad na ako, di ko na talaga siya tinuloy, as in. Kasi, parang nakakatamad talaga siyang gawin. Tapos, nung grade 10 na ako, doon medyo nagbawas muna ako ng kanin. Pero di ako nag-exercise, guys. Di ako nag-exercise doon. So, yung time na yon nakita ko talaga siya na may improvement na yung kaibigan ko. Sobrang sexy na niya. Kasi, nung nag-prom nga, doon ang payat na niya, guys. So, ako, conscious na ako ng sarili ko na, hala, sana ako rin pala nag-workout para, pumayat na din pala ako, ganun. Pero kasi ako, guys, kapag sabihin ko, kanyari, di ako magpapapayat na ako. Pero, pag ngayon nakita kong pagkain, oh my gosh, talaga. Oh my gosh.
Kakain ako ng marami. Kakain talaga ako ng marami. Parang nawawala yung mindset ko na magpapapayat ako. Wala yan. Pag nakakita ako ng pagkain, lalamon talaga ako, guys. Hindi siya kain, lalamon talaga siya. Tapos ang hilig-hilig pa namin kumain doon ng mga kaibigan ko. Ang hilig-hilig namin kumain ng mga ihaw-ihaw. Pagtapos namin sa school, pagka-uwian namin, bibili kami ng ihaw-ihaw. Tapos pupunta kami sa bahay ng kaibigan ko. So, ayun din yung parang nakasanayan ko na syempre, mahirap talaga magpapayat, guys. Kasi kung may nakasanayan ka na talagang isang bagay, mahirap talagang mag-adjust. Lalo na yung ang dami-dami mong kinakain. Tapos mag-a-adjust ka na konti na lang. Konting babawasan mo na yung pagkain mo. Sobrang hirap niyang gawin. Lalo na, ako talaga, guys, nahirapan talaga akong bawasan yung kain ko. So, ayan guys, kung nakikita nyo, maglalagay ako ng before dyan, yung mataba pa ako. Yan talaga guys, kain lang talaga ako ng kain yan. Lagi kaming kumakain sa mga fast food. So, ayan, lalo na sa Mang Inasal kasi syempre extra rice. So, doon talaga ako kumakain sa Mang Inasal. And dahil din sa quarantine guys, kung bakit ko rin na-achieve yung goal ko, kung bakit din ako nakapagpapayat. Sobrang, parang hindi naman laking tulong, parang syempre quarantine, wala ka namang ginagawa, bakit hindi mo gawin yung mga makakatulong sa'yo sa time na wala ka namang ginagawa, diba? Kasi kung wala kang ginagawa, sayang yung oras mo, parang wala lang, ganun, sayang lang talaga yung oras mo. So ako, naisip ko talaga na bakit di ko gawin na magpapayat na lang talaga ako, ganun. So, ayun, nung grade 11 na ako guys, real quick, pumasok ako ng senior high school, 46 kilogram lang ako. Tapos nung na grade 12 na ako, nagtimbang kami nun sa school, 62 kilogram. Imagine guys kung gaano kalaking yun na dagdag sa akin, kung gaano kalaki. Ang bigat ko dati, my gosh. Wala, parang hindi ko ma-imagine na bakit ganun dumating sa point na 62 kilogram, guys. Hindi ko talaga siya ma-imagine, sa totoo lang. So, nung nagka-quarantine na, wala nang pasok. Siguro March 17 ako nag-start nun, guys. And nung first week ko, sobrang hirap niya. Kung nakikita niyo yung mga vlog ko na about sa exercise, doon na yung nag-start, guys, na nag-workout na din talaga ako at nagbawas ako ng kanin. So, March 17, nag-start akong mag-workout. Tapos, nung napansin ko na medyo may nagbabago naman, kasi lagi kong minimeasure yung aking belly nun, yung ginagawa ko yung kay Chloe Ting. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na guys yung mga workout ko. So, ayun, nung minimeasure ko yung belly ko, may nangyayari. So, tinuloy-tuloy ko na siya. Alam niyo naman ako guys, 'di ba? Sinabi ko na kapag walang nangyayari, kapag walang nagbabago, ini-stop ko na talaga siya. Kasi parang wala lang din palang nangyayari, bakit ginagawa ko pa tong bagay na 'to, ganun. So ayun, nung nag-workout na ako. Sobrang hirap niya talagang gawin, guys, kasi hindi ko alam kung makakaya ko ba talagang makapagbawas ng timbang, ganun, kung mababawasan ba talaga ako, kung may mangyayari ba talaga. And ayun guys, nung nalaman ko yon, yung kay Chloe Ting na yon, 14 days, nakita ko from 32 yung waist ko nung dati, naging 29 na lang or 28 ata yung sa vlog ko. So, may nagbago. Parang na-motivate ako nun lalo. Sobrang malaking tulong talaga sa akin si Chloe Ting. And tinuloy-tuloy ko yun siya. Tapos nakakita ako ng nag-recommend sa akin yung kaibigan ko, si Bibshi, na try ko daw yung kay Lily Sabri na workout. So, tinry ko yun, guys. From 29 yung waist ko nun, naging ngayon, 26 na lang siya. Pero dun sa vlog ko kasi na yun, 27 yung waist ko. Until now, ginagawa ko pa rin yung workout. So, nag-measure pa rin ako ng belly ko. And ngayon, 26 na lang siya. At ipapakita ko sa inyo yung before and after ko na peaks, na mataba pa ako at yung medyo hindi na ako ganun kataba. So, ayan guys, kung makikita nyo, sobrang laki ng difference niya guys. Sobrang natutuwa naman ako sa results ngayon kasi syempre hindi ko naman naakalain na makakapag-lose ako ng 11 kilograms in just 1 month. So, ayan. So, ang ginagawa ko guys, ito na yung daily routine ko every morning, ay every day. So, ang ginagawa ko, pag kagising ko ng umaga,
iinom ako ng warm water sa bottle. So may sarili akong lalagyan ng tubig. Kasi para sa akin, mas bet ko uminom yung may sarili kang lalagyan. Gaganahan kang uminom talaga ng tubig kaysa pag sa baso lang, ganun. So yun, every morning ganun yung routine ko. Then after mga siguro 8 or 9 o'clock, nag-set kasi ako ng plan kung ano yung mga gagawin ko everyday. So nag-set ako nun ng plan. Tapos ang ginagawa ko, 8 or 9 yung workout ko. Tapos pagtapos ko mag-workout, siguro 30 minutes, maghihintay muna ako ng 30 minutes bago ako mag-breakfast. So ang kinakain ko sa breakfast is mga ano, minsan sky flakes or minsan oatmeal or egg. So yun yung kinakain ko. Then pagdating naman ng lunch, ang kinakain ko naman fish, meat, pork. Kinakain ko yan kahit pritong ano, basta yung ganun. Kasi hindi mo naman kailangan mapili ngayon kasi 'di ba quarantine. So kung ano yung nandiyan, yan yung kainin mo. Yun din yung tinuro sa amin na wag kang pipili. Parang kung ano yung dyan, yun yung kainin mo. Huwag ka na yung parang hihingi ka pa ng kung ano, ganon. So, ayun yung kinakain ko, guys. Then, pagdating naman ng mga, minsan kasi nagugutom ako, nagbe-merienda ako. Minsan, kwek-kwek, lumpia, or sky flakes, ganon yung kinakain ko. Tapos, pagdating naman ng lunch, ang kinakain ko is egg, tapos milk. Ayun yung nakasanayan ko ng kainin every night, every lunch, ay, every dinner. So, ayun yung kinakain ko. So, ganun guys, kapag kasi magpapapayat kayo guys, kailangan nyo din talaga gumawa ng plan nyo. I mean, magpaplano talaga kayo kung ano yung mga gagawin nyo, kung ano yung mga gagawin nyo, ganun. So, ako guys, ang ginawa ko muna nun, nagkaroon muna ako ng motivation. Kailangan mo yun. Magkaroon ka muna ng motivation. After mo magkaroon ng motivation, mag-set ka na ng plan mo. Kung ano yung mga gagawin mo everyday. Kung kailan ka mag-workout, anong oras, yung pagkain mo, ganon. So, ayun yung ginawa ko, guys. And then, after kong mag-set ng plan, ginawa ko na siya. Nagkaroon ako ng dedication, ng hard work, perseverance. Yun yung ginawa ko, guys. So, doon, mas lalo akong na-motivate. Nung may nakikita akong results, na may improvement, may nagbabago sa katawan ko, tinuloy-tuloy ko na siya. Until now, ginagawa ko pa rin siya, guys. So, ayun yung mga kailangan mong gawin para matupad mo or ma-reach mo yung goal na gusto mo. So, ako guys, kung kasi para talaga sa akin, ang hirap niya talagang gawin. So, kailangan talaga dedicated ka dun sa gusto mo. As in, kailangan talaga guys, hard work. Alam nating mahirap, mabagal yung process. Pero pag may hard work ka talaga at may consistency ka guys, magagawa mo kung ano yung gusto mo, makukuha mo kung ano yung gusto mo talaga. So, ayun guys, sana na-inspire ko kayo sa video na to. Kung meron kayong suggestions or questions, mag-comment lang kayo sa baba guys. Huwag nyo din kakalimutang isubscribe ang aking channel kung hindi nyo pa nasasubscribe. At para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. And ayun guys, kung gusto nyo guys, magkaroon ako ng what I eat in a day, mag-comment lang din kayo dyan sa baba. Gawin nyo mga bagay na makakapagpasya sa inyo. Huwag nyo intindihin yung sasabihin ng iba guys. Mag-focus lang kayo dun sa gusto nyo talaga. And ayun lang guys, thank you so much sa panonood ng video na to. Sana na-inspire ko talaga kayo. Thank you guys. See you on my next vlog.